Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay 24 ng Hunyo at ipinagdiriwang ng Inang Simbahan ang dakilang kapistahan ng kapanganakan ni Juan Bautista, ang tagapaghanda ng daan para sa Panginoon. Ipanalangin natin kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulo kay San Juan Bautista at kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat magmanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinulugta niya, samba ka namin, pinagbubunye ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kikapurihan, ang iyong Diyos, oh.
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-asan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakila langin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Juan Bautista upang ihanda ang bayan para sa Panginoong si Kristo. Ipagkaloob mong magalak sa Espiritu ang iyong bayan at patnubayan ang kalooban ng tanan sa daan ng kaligtasan at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayong mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang, at hinirang niya ako para sa paglingkuran. Mga salita kay ginawa niya sintalas ng tabak, siya ang sa aki laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay. Gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan na ako'y gagantipalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipinanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang nangalat ng mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik ng mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon, tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Lahat ito'y nakikintal sa puso ko at loobin. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, doon iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo, nang si Saulo'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa ating mga ninuno. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse ang lalaking nakalulugod sa akin. Isang lalaking handang tumupad sa lahat ng inuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito ay pinagkuloob sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, Sino ba ako sa akala ninyo?
hindi ako ang Kristo. Ngunit siya'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit tagaalis ng panyapak. Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwalsiya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanila. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipapangalan sa kanya gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi. Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyata nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat, pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, anupat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudeya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ng kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na suma sa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan natin sa iba't ibang bansa. Natatanging panalangin sa mga lagi nating kasama tuwing misa ng alas 7 ng umaga, ang mga nakikinig sa opisyal na himpilan ng radyo, ang Radyo Totoo 95.9 dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Magiging ano kaya ang batang ito? Ito po'y tanong ng mga tsismosang kapitbahay ni na Elizabeth at Zacarias. Alam po ninyo ang kwento ng pagdiriwang natin ngayon. Matandang-matanda na sina Elizabeth at Zacarias. Sila'y mahigit 80 taon na. Baog pa sa Elizabeth, ay biglang nabalita ang nagkaanak ang dalawa. Kaya naman ang mga kapitbahay, sugod kina Elizabeth at Zacarias. Chichismis. Totoo nga kaya? Matanda na eh, bakit nagkaanak pa? Hindi kaya ampon? Totoo kayang anak nila iyon? Pero ang Diyos,
Hindi niya alintana ang kahinaan at kawalan ng tao upang gumawa ng mga mabubuting bagay. Yun ang unang aral sa atin ng pagdiriwang na ito, mga minamahal. Hindi sagabal ang inyong kahinaan. Hindi sagabal ang inyong kasalanan. Hindi sagabal ang mga bagay na parang hindi natin kayang gawin kapag dumulog tayo ng mataimtim at may pagtitiwala sa Diyos. Ikalawa, yung tanong ng marami, magiging ano kaya ang batang ito? Si Zacarias, dahil siya'y nagduda, dahil nga sila'y matanda na, nung sinabi sa kanya ng anghel na magkakaanak kayo, ang sabi ni Zacarias, paano mangyayari iyon? At dahil sa kanyang pagdududa, napipisiya. Hindi siya nakapagsalita ng 9 na buwan hanggang ipanganak si Juan Bautista. Bakit siya nakapagsalita? Sapagkat nanindigan siya sa katotohanan. Gusto ng mga kamag-anak, Zacarias ang ipangalan sa bata, sapagkat ganoon naman ang unang panahon. Kung anong pangalan ng ama, lalo na kung ito'y panganay na lalaki, ay di junior ang anak. Pero sabi ni Elizabeth, Juan ang kanyang pangalan. Sapagkat iyon ang bigay na pangalan ng anghel. Juan ang ibig sabihin, ang Diyos ay mapagpala. Kaya nung tinanong si Zacarias, ang sabi niya, Juan ang kanyang pangalan. At doon, dahil nanindigan siya sa kung anong katotohanan, nakapagsalita siyang muli. Magiging ano kaya ang batang ito? Kayo pong mga magulang, natanong ba ninyo ang inyong sarili nung kayo mga nanganak sa inyong mga anak? Magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat hindi nyo maitatanggi, minsan talagang may mga anak kayo na mapapatanong ka, anak nga ba kita? Bakit ka tigas ng ulo mo? Hindi ka man lamang nakakuha ng kabaitan sa amin? Tingin, yung mga mag-anak na nato, nakatingin si sabi sa iyo, anak, makinig ka. Tanong natin ito lahat. Magiging ano nga kaya ang mga batang ito? Yan, daming mga bata. Magiging ano ang mga yan? Habang itinatanong iyon, napakalaking responsibilidad ang mayroon tayo bilang mas matatanda sa kanila. Sapagkat magiging bahagi tayo ng kung magiging ano sila. Dahil sa sobrang tanda na ni Elizabeth, ni Juan at ni Zacarias, pinagsumikapan nilang mapalaki ng maayos ang kanilang nag-iisang anak. Kaya naman nung lumaki si Juan Bautista, siya'y naging mabuting tao. Siya'y sumunod sa utos ng Diyos. Inihanda niya ang daan ng Panginoon. Tayo po, naging ano na tayo sa ating edad ngayon? Anong dahilan kung bakit tayo naging tao? Anong kabutihan na ang ating nagawa para sa kapwa? Anong kabutihan na ang ating naipakita sa Diyos? Sapagkat nagtatanong din ang Diyos, magiging ano kaya ang itong anak kong ito? Eh kapag ka ikaw ay medyo maedad na at lagi ka pa rin nakaupo sa chismisan, abay magtanong-tanong ka. Ito na ba talaga ang dahilan ng buhay ko? Makipag-chismisan mula umaga hanggang hapon sa aking kapitbahay? O baka kayong mga lagi ng galit, laging matataray, maliligalig? Tanungin ang sarili, ito ba ang dahilan ng aking pagiging tao? Sapagkat iisa ang dahilan ng Diyos kung bakit tayo ipinanganak, upang tayo ay maging mabuti. Yun lamang, upang sa ating kabutihan,
makabalik tayo sa Diyos at makapiling niya sa tunay na buhay natin sa kabilang buhay. Yun ang pagsumikapan natin, mga minamahal. Magkakaiba man tayo ng estado, nanay, tatay, anak, kaibigan, katrabaho, estudyante, politiko, doktor, kung anumang profesyon, tayo ay hinihikayat at hinahamon na maging mabuti. Kung magulang ka, maging mabuti kang magulang. Kung anak ka, maging mabuti kang anak. Kung ikaw ay guro, maging mabuti kang tagapagtrabaho. Kung ikaw ay politiko, sana'y maging mabuti kang politiko. Sapagkat ang panawagan sa iyo ng Diyos, maging mabuti. Yan ang dahilan kung bakit ka ipinanganak. Wala nang iba. At habang nagkakaedad tayo, kailangang sa papunta doon ang dahilan ng ating buhay na ito. Kabutihan, maging mabait, mapagpatawad, maunawain, sapagkat yan ang magpapaunawa sa iyo sa kung anong tunay na dahilan mo sa buhay na ito. Ang maging mabuti nang sa huli, makapiling ka ng Diyos sa langit. Sa banal na misang ito, mga minamahal, habang ating pinararangalan si Juan Bautista na muhay sa kabutihan at nag-alay ng buhay dahil sa pananampalataya, ibulong po ninyo kay Kristo na tatanggapin mamaya sa komunyon. Sabihin ninyo, Panginoon, punuin mo po ako ng kabutihan upang unti-unti sa aking buhay, maunawaan ko ang dahilan kung bakit ako ipinanganak. Yung ako'y maging mabuti sa aking sarili, sa iyo, at sa aking kapwa-tao. Para po sa mga maghahandog ng sobra, pakihulog na lamang po sa buslo. Tatayo po tayo at ipapahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay, inilibing. Nanaog sa kinaroroon na ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay naming dito inihahanda sa iyong mga hapag ng banal mong dambana. Ngayong nagdiriwang kami ng parangal na nakatakda sa dakilang kapistahan na nagturong darating at narito na nga, si Yesu Kristo na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa kanya'y manguna, ang tagapagbinyag na San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang, siya'y iyong itinangi, at sa ligaya ng marami, siya'y naging sanhi. Bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta'y siya lamang ang naghayag, na narito ang korderong sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap, sa nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag, na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya, kaysa ng mga anghela nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana, sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana, kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Aming kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkalo mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Na mawala sa aking pili, ikaw ay aking hanapin. At kapag ika'y natagpuan, mauwi sa balik at ko'y ipapasa. Po ay magsitayo. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa piging ng kordero ay dumadalangin na ang iyong sambayan ng nagagalak sa pagsilang ni San Juan Bautista ay kumilala nawa sa ipinangaral niyang darating na gumanap ng aming panibagong pagsilang si Jesucristo na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mungheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalang, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng ating simbahan, may makikita kayong QR code. Pakiscan po at pakilagay ng ilang hinihinging detalye. Tulong sa ating documentation program upang maisaayos ang mga datos ng mga pilgrims at devotees na bumibisita dito. Asahan po ninyong sa pamamagitan ng Data Privacy Act ng 2012, iingatan namin ang inyong mga private information. Ang inyong suporta ay malaking bagay sa pagtatagumpay ng proyektong ito. Ngayong August 31, magkakaroon tayo ng kumpilang pamparokya. Para po sa mga kabataang may 12 taon pataas at sa mga hindi pa nakukumpilan na nagnanais magpakumpil, kayo po ay makipag-ugnayan na sa opisina ng parokya hanggang August 8 lamang. Atin pong samantalahin ang pagkakataong ito ng pagpapakumpil dito sa pambansang Dambana. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang sunod nating misa mamayang alas 10 ng umaga, inaasahan naming inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyukunin niyo ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Ang Diyos na nagkaloob ng kadakilaan at kaligayahan sa lahat ng mga banal na ngayon pinararangalan, ay siya nawang magpala sa inyo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga panalangin ng mga banal tulad ni San Juan Bautista ay magbunga nawa ng inyong paglaya mula sa kasalukuyang kasamaan. Ang halimbawa ng kanyang pamumuhay ay lagi nawang makaakit sa inyo upang ang Diyos at kapwa-tao ay paglingkuran ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayong ikinagagala kaisa ng buong simbahan ang pagsapit at kapanganakan ni San Juan Bautista para kamtin ang walang maliw na kapayapaan, makarating nawa tayo sa tahanan ng Diyos Ama upang makaisa ng mga banal sa kaligayahang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, pagsumikapang makapaglingkod sa kapwa at makapag-ibig sa Diyos Ama. Salamat sa Diyos. Sabay mo daw sa'yo.